Nagpahayag ng pasasalamat ang ilang overseas Filipino workers sa ginawang pag-uulat sa bayan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa 300 Pilipino na kumakatawan sa ilang mga grupo ng OFW mula sa iba't ibang bansa ang nagtipon-tipon online at nakilahok sa SONA. Hindi naman nabigo ang mga ito dahil binanggit ng punong ehekutibo ang pagbubuo ng isang ahensya o kagawaran na magpoprotekta sa mga OFW. Strongly urge Congress to pass a law establishing the Department of Overseas Filipinos solely on addressing the concerns of Filipinos abroad and their families. Noong Marso ay naipasa na sa mababang kapulungan ng Kongreso ang pagtataguyod ng Department of Filipinos Overseas and Foreign Deployment, ngunit patuloy pa rin itong dinirinig sa Senado. Tiniyak naman ni Pangulong Duterte na susuportahan ng pamahalaan ang mga OFW. Nanawagan ang presidente sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, Department of Trade and Industry at iba pang ahensya na maglaan ng mga pagsasanay at programa para sa OFW. Sa mga kababayan ko na naghihirap sa ibang bansa, nandito na ang inyong gobyerno para matulungan kayo at inyong mga pamilya, lalo na sa panahong ito. Nagpahayag naman ang kasiyahan ng United Filipino Global International dahil sa pagmamalasakit sa kanila ng Pangulo. The SONA speech of the President, I think we are very happy kasi alam naman po namin ang kanyang intention, ang kanyang speech ay para talaga tumulong na totoo na walang halong pamulitiko. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.